qualified in all aspects si Bongbong Marcos. Kung i-DQ nila si BBM para lang talaga mapigilan, tapos itong mga kalaban... Ay naku, magpakalbo ako! Number one kami mga dabawin, yung magpapakalbo kami. Ngayon po, patapos na ho ang panahon ni Pangulong Duterte. Tanong ko lang po, satisfied po ba kayo sa panunungkulan niya? Okay naman kahit pandemya ngayon eh. Okay naman kasi hindi naman siya nagkulang para ibigay yung mga pangangailangan namin mahirap, lalong kailangan namin sa ngayon. Nagbigay po siya ng mga ayuda para sa mga nasa napinsala ng pandemic. Tapos, satisfied kami doon. Ayun. Hindi naman sa darating pong halalan, sino naman po ang inyong napupusuan maging presidente? Yan nga, yung tandem ni BBM kasi solid kami lahat dito. Eh. Oh. Ganon. Okay. Eh, kung solid kayo, kung solid kayo, at bawal ang pink lugaw dito, sino po ang mga napupusuan nyo na manay na senador? Eh, wala pa ako sa senador eh, kasi hindi ko pa nakita yung mga ano. Basta pag malapit na eleksyon, alam ko na kung sino yung mga yun. Ayun. Halimbawa, basta yung alam ko na ano na ng aking presidente. Okay. Bukas daw po maglalabas sila BBM ng listahan ng kanyang mga line-up na mabubuo yung line-up ng unit team ng mga sa mga senador. Susuportahan niyo po ba? Siyempre, kung alam ko naman na kahit din naman ang senador na yun na panindigan yung mga ano niya. So, babase kayo sa kanyang kakayahan. Oo, kasi pag siyempre pag BBM, sulit BBM din yung senador, di parang sa desisyon na lang. Pero ano pa rin daw sabi ni Nanay? Hindi na mag ano-ano ng mga desisyon. So, ano pa rin? Okay, hihimayin pa rin. Oo, para kasi madali talaga. Kasi hindi naman magkasundo eh. Kasi siyempre, mapiktaw din kami mahirap. Correct. Tama. Hindi tayo, maghirap tama lang. Yan. Mahirap kasi kung ang... Maganda na yung isa na lang desisyon. Mula sa presidente, papunta sa pinakamababal. Yeah, mainam na magkakakampi. Isang kumpas. Mm-hmm. Kaya sa, pag naglabas sila ng gano'n, titignan ko rin kung maganda din yung mga nakalign up na senador sa Katbibi. Ayun. Salamat po. Kay kuya kaya. Magandang gabi. Hello. Sir, anong masasabi niyo naman sa ano? Sino po napupusuan niyo sa pagkasin mga presidente natin? Sa presidente po si ano, Bongbong eh. Ang vice? Wala pa po akong ano sa vice eh. Ah, wala pa po? Wala kasi warayan eh. Tumulong sa amin to ng ano, nung Yolanda eh. Anong Yolanda, opo? Uy, okay. Buya na, hindi naman ng Yolanda. Hindi kayo nagkita? Oo nga eh, no, sayang. Sayang. Naano dyan ang baha, ma'am? Ay, thanks, Mar Joseph. Umuwi na po kami, bumalik po kami dito nung katapos na po ng re-elect. Saan ka sa ang kaso? Ano? Sa Leyte po, pala. Ah, okay, sa pala. Eh, malapit po kami doon sa ano na mama ni... Ni BBM. Si Imelda. Imelda. Sa Tolosa, Leyte po sila. Ito lang po, tanong ko lang. Ano po? Sakali, di ba may disqualification case, ngayon nagre-request naman. Ay, wala yung katotohanan. Fake news ito, lang yan. Lang. Qualified in all aspects si Bongbong Marcos. Kung i-DQ nila si BBM para lang talaga mapigilan, tapos itong mga kalaban... Ay, naku, magpakalbo ako! Number one kami mga dabawin, yung magpapakalbo kami. Oy, Bongbong Marcos, solid kami. Ito, Tagadabaw. So, ang Vice President niyo talaga? Wala kayong pupuntahan sa Dabaw, kundi Bongbong Marcos lang. Walang laman ang mga bunganga doon, puro Marcos. Paano si Bongo? Ay, sasabog ang mga puso namin. Ay, binigyan yung Bongbong ng relo. Ay, may parelo ano, ka pala madami. Oo, Bongbong Marcos, binigyan kaya ako ng relo at Bongbong sapatos. Marcos, Bongo, kanino? Bongo at si Bongbong Marcos? Oo. Uh-huh. Ay, siyempre Bongbong Marcos ako. Bongbong kay Marcos ang... Kahit binigyan ka ng relo ni Bongo? Ay, hindi yun na binigyan ako ng relo at sapatos kay nasunugan ako. It's because I will tolerate my... dahil po nasunugan kayo na. Oo, no. May reason naman pala. Si ate naman kasi. Wala daw akong oras. So, kailangan ko ng relo. Wala daw akong sinulas. Kailangan ko ng sapatos. Pero Bongbong Marcos pa. Pero ako ito, Bongbong Marcos. Ang pagtitiwala para sa kinabukasan niyo. Pati sa mga anak ko, yung anak ko sundalo, yung nag-aral ng Ateneo ngayon. Bongbong Marcos pa rin yun. Lahat ng kanunungunan. May apo na ako isa. Bongbong Marcos na naman. Sana nga maasawa siya ni, nung anak ni Bongbong Marcos. Ay, Madam, dito po kayo nakatera. Opo, dyan lang po. Di ba po si Madam Imelda, nagpagawa po siya ng bliss? Kung sakali po na, ano? Napupunta si Imelda Marcos? Hindi po, kung sakali po na magpagawa po siya dito ng bliss. Talaga kay Madam, bilhin na lang niya yan, double, triple pa. Hindi, Madam. Kung sakali po si Madam Imelda, eh, magpagawa pa ulit ng panibagong bliss para po sa mga tulad nila dito, eh, payag po ba? Lilipat po ba kayo doon? O, lilipat ako, alang-alang sa Marcos. Kasi ang gusto ko lang, mananalo talaga si Marcos.
Since kahit anong gagawin nila, hinuhula na nga. Ako hindi ako manghuhula. Lahat sa ibang bansa, lahat ng mga OFW ko, mga kaklase, lahat, mga kabatchmate ko, lahat kasama. Meron po alas 7 daw. Bongbong Marcos. Eh, paano kung madaya ngayon? Madaya? Walang dayaan na ngayon. Kagagawa niyan, daya-daya. Tinatay mo sa lahat. Mahal na mahal niyo po si Bongbong Marcos at gusto niyong maluklok siya bilang presidente on this year. So ano po yung mga plano niyo para maprotektahan po ang mga boto? Ay, siyempre, isa rin ako mag-volunteer sa sarili ko, mag-observe ako in any prison kung saan ako iano ni Marcos na libre lang kahit walang sweldo. Yun. So, ialay ko sarili ko para anuhin ko lang ang katotohanan ang nilalaban ko. Na mananalo talaga. Tatanda namin yan, Ma'am Jenny. Hindi na mangyayari yun, ay lugaw yung kalaban. Hindi na mangyayari yun. Nagaguhan, ang laki ng tubig namin dito. Ano nga namin yung tubig ng lugaw? Wala na yan. Thank you very much. Thank you. Salamat din, madam. Salamat daw po yung tatay niya. Tumutulong po talaga sa Maynila. At malinis po yung ano niya sa mga ano, hindi po talaga siya tumutulong. Kasi mga mahihirap po yung kaya niyang tulungan niya sa ng tatay niya. So, yun. So, sa inyo din, paniwala ninyo, si Bongbong, meron din po siyang pusong makamahirap. Ganun din siguro. Madam, di ba kanina nung napag-usapan natin, sabi niyo na yung isa taga Bicol, tapos kayo po taga Laguna. Taga Laguna po kami sa Mabuhay. Kung sakali po na mabibigyan po kayo ng pabahay, may plano po ba kayo umuwi or titirahan niyo po yung bahay na yun? Kung sakali kay BBM po manggagaling. Kung ano, uuwi po kami sa Laguna. Doon na rin po kami titira kasi inaantay ko lang po yung anak ko na lumaya. Okay. Yung asawa po niya. Kasi so kahit bigyan po kayo ng slot dun sa magiging, what, kunwari lang na mangyayari, ganun. So uwi pa rin po kayo, pipiliin nyo pa rin umuwi dun. Pipiliin pa rin po namin umuwi. Okay po. Kasi kung tutunin, napakahirap na talaga dito na. Ayaw na namin maulit yung mga, yung nangyari sa amin. Ano po ba nangyari sa inyo, madam? Napakahirap po kasi ng buhay na dito sa kanya. Ayoko na kasi lumaki yung mga anak ko na sa kalsada, lalo ito lumaki na dito, dito ko na pinanganak. Okay. Kaya ayoko na nang lumalaki yung mga anak ko na sa naghihirap pa din sa lansangan. Tapos ngayon may ako pa kayo. Tapos ngayon may virus pa, wala po tayong mga, kahit sana po, di ba, nag-iingat pa rin po tayo pagka ganun. Yan lang, madam. Thank you po. Thank you, ha? Thank you pala dito sa amin sa Hong Kong. Napakaganda pala dito sa Hong Kong, kaso may mga bike na maingay. Ang sarap dito sa Hong Kong, mga kababayan, mamasyal. Tingnan niyo po, napakaganda po sa Hong Kong, kaso may bike na kakarag-karag ang ingay. Ang ingay ng kakarag-karag na bike. Pero ang ganda po dito ng view dito sa may Hong Kong, sa seaside view ng Hong Kong po, no. Ayun oh, ang buwan, no, ang ganda, oh. Ayan yung buwan, no? Ayan. Napakaganda po dito sa Hong Kong, mga kababayan. So, for the first time, ayan. So, nakapasyal din po tayo dito sa Hong Kong, mga kababayan. So, ilang oras lang po tayo at babalik na rin tayo sa Pinas. Ayan. So, napakaganda po dito, lalo na ganitong oras, no? At talagang ito yung isa sa mga pasyalan.